Bali, nandito nga pala ako sa pinagtatrabaho ni Jowa kasi inihatid ko lang yung motor. Bago nga siya makaalis ng bahay, sinabihan ko siya na iwan niya muna yung motor kasi ako lang muna yung gagamit. Tapos idadaan ko na lang sa kanya pagpapasok na ako sa trabaho kasi malapit naman yung pinagtatrabahuhan niya sa pinagtatrabahuhan ko. At nung naihatid ko na nga sa kanya at naibigay ko na yung susi, umalis na ako. Buti na nga lang at tumigil na din yung ulan kasi sobrang lakas talaga ng ulan kanina. Kaya ayan nga, for the lakad na lang talaga yung first one papunta sa trabaho. Sabi nga sa akin ni Jowa, ihahatid niya na daw ako kaso mag-aantay pa ako ng 30 minutes. Yun kasi yung time na mag-i-snack break na din sila. Kaso sabi ko, wag niyo na lang ako ihatid kasi sobrang tagal pa ng oras. Sobrang mainipin pa naman ako kapag pinag-aantay ng napakatagal. Kaya sabi ko sa kanya, imbis na mag-aantay ako, maglalakad na lang ako para makakating na ako agad. Buti na lang talaga, wala nang ulan kasi wala din akong dalang payong. Ilang araw na din palang umuulan tapos sobrang dami na nga rin ng mga nilabhan namin na hindi pa natutuyo. Kailan kaya sisikat yung araw ng bonggang-bongga para matuyo na naman yung mga nilabhan namin? Tapos nung napadaan nga ako dito sa may mga gasol, naalala ko yung gasol namin, wala na palang laman. Kailangan na palang bumili ng bago. At ayan nga, sa sobrang kakachika, natanaw ko na yung pinagtatrabahuhan ko. O diba, ang bilis lang makarating. Tapos nung napadaan nga ako dito sa kabilang pinto, nakita ko tong Christmas decor. Tingnan nyo naman, ayaw paawat kasi sobrang laki talaga. Tapos pagdating ko nga dito sa taas, nakita ko naman tong kasama ko. Tingnan nyo naman, nag-unboxing ng parcel niya. Nag-unboxing nga ba o binabalik na pala yung box sa dati? Char. Hindi ko na nga na-videohan yung pag-unboxing niya kasi nawala naman sa isip ko. Ito na lang yung binidyo ko, at least meron. At dito niya maaalala na meron na naman siya binayaran at pinick up na parcel. Ito talaga kasi sobrang adik na adik sa kaka-Shopee. Shopee is life ba? At fast forward na nga tayo, nung nag-break time na nga, dumaan lang muna ako dito sa business center kasi meron akong babayaran. At buti na nga lang, tama yung oras yung punta ko dito kasi wala naman masyadong tao. Iilan lang naman kami. At nung nakapagbayad na nga ako, kinuha ko na pala yung resibo at saka yung sukli ko. At nung okay na nga, lumabas na ako sa business center, tapos OTW na ako sa aking work. Tapos nung mga bandang hapon na nga, nung mag-i-snack break na kami, pinagtripan naman namin tong isa. Naisipan nga namin i-prank, kaya kinuha ko yung cellphone na nakalatag sa mesa kasi pakalat-kalat. Siyempre, kasabwat ko si Kim, hindi naman pwedeng ako lang mag-isa kasi baka mabuko agad, diba? At sobrang natawa nga kami ni Kim kasi hindi niya na malaman kung saan siya pupunta kasi parot parito na siya nang kakahanap ng cellphone niya. Tapos mabilis niya lang palang nakuha yung cellphone kasi pa na yung kakahalungkat sa drawer, doon pala tinago ni Kim. At eto na naman yung adik sa Shopee, meron na naman dumating na parcel, o diba, dalawang parcels sa isang araw, saan ka pa? Ikaw na talaga yung mayaman, girl, sana all na lang talaga. O diba, eto lang naman po yung kanyang pinick up at saka binayaran na naman na parcel, ang kanyang Aqua Flash. Feel na feel talaga yung pag-unboxing niya kasi sa mahal pa naman ito, hindi mo ba mapifeel? Char. Mura lang po pala talaga to. At ayan na nga, inilabas niya na, o diba, ngiting tagumpay.